Magandang hapon po sa inyong lahat. Today, I'm going to show you a video na galing kay Mr. Melvin Brioso. So, this incident happened yesterday, November 2, 2019 at around 11 a.m. sa Marcos Highway, Barangay Inarwan. So, from this angle, you will see na double yellow line indicating na bawal po tayo mag-overtake, no? So, let's watch this. So ayun po no, nangyari na ang hindi dapat mangyari at naiwasan sana kung sumusunod tayo sa tamang paggamit ng kalsada at sa mga road markings. So ano ba ang nangyari ano? Tignan natin, dito tayo magsimula. So itong jeep no, maling-mali nag-overtake ano. Hindi natin sinasabing siya may kasalanan pero baka isa rin siya sa factor kung bakit ginawa ni rider 'yon. Kasi maaaring nagbigay yun ng impression na okay naman pala, libre, pwede ko mag-overtake, so I will do it. At ito na no, ginawa na niya yung hindi dapat, nag-overtake siya sa double yellow line. Given na hindi niya dapat ginawa yun, he wants to use this part of the road without any information kung may makakasalubong ba siya. Because if you will look at this part right here, his vision is obstructed by the tricycle, no? So, wala siyang makita dyan. So, at this point, alam niya na kung ano mangyayari sa kanya, no? You have to be an experienced rider here to get out of this situation. Kasi kapag ganitong split second lang ang pinag-uusapan, reflex na lang po ang gumagana rito. Hindi ka na makakapag-isip. So, ang tanging nagawa na lang niya ay tanggalin ang kanyang kamay sa grip dahil baka tumama sa jeep. At ito ang gusto kong i-stress dito sa pangyayaring ito, ano? Dahil sa pagkakamali ng ibang rider, nadadama yung ibang road users. So, buti na lang hindi ito malalim na hukay, ano? Kasi pag nagkataon, ay baka may casualty rito. So, safe naman po yung driver ng jeep nito, ano? Ganon din yung mga passengers. At yung rider na nag-counterflow, yung jeep nag-sustain ng konting damage. Experience is the best teacher, no? So sana yung rider may natutunan siya sa nangyaring ito dahil baka sa susunod hindi na siya swertehin.